Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa choir. Maraming practice sa Sabado and Linggo. Salamat po sa inyong pagsisika. And also, brothers and sisters, you can apply sa choir after you have been saved mga 6 months. You can apply. At ganoon din, mga kapatid, pwede po kayong mag-apply pagkatapos mong maligtas ng 6 na buwan. Pwede po kayong mag-apply bilang maging bahagi ng church choir. Kung may talento sa praising song, kung ngayon paki-apply, you can serve the Lord and church sa pamamagitan ng choir ministry. Kung kayo'y may mga talento, pwede nyong sa pag-awit, pwede kayong maglingkod para sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Meron bang talento? Meron po. Salamat po. Before you stand, manalangin po tayo. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mabiyaya at mapagmahal na aming Amang Diyos na sama sa langit, maraming salamat po. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa inyong pagliligtas mula sa walang hanggang pagkawasak doon sa walang hanggang impyerno. And also we are so thankful because we are having a fellowship in your precious church. At kami po ay lubhang nagpapasalamat dahil nagkakaroon po kami ng fellowship sa pamamagitan ng inyo pong church. This year, according to your will, we are loving your church with our heart. Sa taong 2023, kami po ay lubhang nagmamahal at kayo po ay minamahal nyo kami sa pamamagitan ng inyo pong church. Please be with our brothers and sisters who don't join in our fellowship. Naway, pakisamahan nyo po ang aming mga kapatid na hindi po nakadalo ngayon sa amin pong fellowship. Through our Christian life, we would like to glorify you because you loved us and sacrificed for us. Sa pamamagitan naming Kristiyanong pamuhay, gusto po naming mahalin kayo dahil kayo po ay nagsakripisyo para sa amin pong buhay. And we are praying for Summer Retreat 2023. At kami po ay nananalangin para sa parating na Summer Retreat 2023. We believe it will be a great chance to evangelize for Balagang Kaluluwa. Naniniwala po kami na ito yung pinakamagandang pagkakataon na makapag-evangelize para sa mga ligaw ng mga kaluluwa. Through this coming summer retreat, we'd like to glorify you. Sa paparating na summer retreat, nais po namin kayong maluwalhati. Please help us and guide us. Naway, tulungan niyo po kami at gabayan. And if there are brothers and sisters who are difficult and sick, please recover from their situation. Kung may mga kapatiran po ang may kahirapan at may karamdaman, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan yung kanilang sitwasyon. That's why please guide them to rely on the Lord more. Pakigabayan niyo po sila na mas umasa sa Panginoon. Today, we are going to consider your words. Please help us to know your will and precious words. Ngayon, pag-aaralan po namin ang inyong pong salita. Naway, tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong pong banal na salita. However, without your help and guidance, we cannot understand your words fully. That's why we rely on the Holy Spirit sincerely. Ganun pa man, kung wala po ang inyong tulong at gabay, hindi po namin maunawaan ng tama ang inyong pong salita. Kaya nga po, naway, samahan niyo po kami. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Philippos chapter 2. Philippos chapter 2. Philippos chapter 2, verses 5 hanggang 8. Philippos chapter 2, verses 5 to 8 po. Philippos chapter 2, verses 5 hanggang 8. Pasen po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling. Philippos chapter 2, verse 5 to 8.
magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa inyo ng Diyos at nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kahapon may pre-meeting of Summer Retreat 2023, Lanang Churches sa Central Luzon, kaya ilang mga churches ay tumalo sa fellowship para sa preparation ng Summer Retreat, mga 2 hours hanggang 5 hours. From Bani, from Aguno, from Malasiki, and nagtitipon tayo by fellowship para sa Summer Retreat. Susunod Summer Retreat ay mangyari sa ating church. And our leaders tumalo sa pre-meeting by themselves, by commute, without pickup service, our leaders, I tumalo, also, marami salamat po. And also, our women's leader, by maraming pagsisika, pagkain, nangluto, masarap ulam, kaya, we enjoy sama-sama, kaya maraming salamat po sa women's sisters. Today, we are going to learn about the Word of God, Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Ngayon, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Philippians, verses 5 to 8, verse yeah. Chapter 2. Today, we sang Bible song? Ayon, ay umawit tayo ng aklat ng Biblia. Yeah. Here, sa bagong tipan, Galacia ay tungkol sa pananampalataya, and Efeso ay tungkol sa church, and this book, Philippians, ay tungkol sa ano po? Fellowship. And Colossus, tungkol kay Kristo, and Thessalonica, tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesu Kristo, and unang Timote, and second Timote, and Tito, ay tungkol sa ministry, and Philemon ay tungkol sa pag-ibig. Naunyo ba? Ito ay mga main topic ng mga akla sa bagong tipan. Kaya today, we are going to study about Philippians. Kaya ngayon ay pag-aaralan natin ang aklat ng Philippians. Kaya sa ating fellowship, tayo ay nakakaroon ng buhay na Kristiyano. And may maraming uri ng fellowship sa ating church. Kung ano ang importanteng bagay, ito ay humble mind. Maraming uri ng fellowship sa ating church. Kung ganun, ano ba yung pinakamahalagang bagay? Ito yung pagiging mapagpakumbaba. Mayroong mapagpakumbabang isip. Sa ating fellowship, ang pagpapakumbaba ay pinakamahalaga. Kaya, tingnan po natin sa versikulo 3 dito, huwag ninyo kain ang anuman sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong
suddenly. Dito, let each one esteem others better than himself. 이뚜링 나앙 이바아이 히긴나 마부디 까이사 인용 사릴리 이또아이 빠그빠빠 꿈바바 아노앙 빠그빠빠 꿈바바 디도 마이사곳 이뚜링 나앙 이바아이 히긴나 마부디 까이사 인용 사릴리 사카두나얀 바고타요아이 날리타스 히니나티날람 아띵 포지션 아띵 컨디션 빼로 바가다 보스난 갈릭다선 나틴 알람 나틴 앙 포지션 앗 시추아션 빌랑 크리차노 빌랑 망아 아낭낭조스 가야 사아틴 펠로십 이도 빠그빠빠 꿈바바 아이 비나카 임포단테 민산 오아 파틀로이 파틀로이 예 바틀로이 바라밍 타오 사 비브리아 올소 할리마와 시 하링 솔로몬 엔 시 하링 사울 낭실라이 낙인 하리 소브랑 험블 나오냐 보아 빼로 레이터 실라이 낙인 에로겐 가야 까닐랑 부와이아이 필드 Sa katunayan, noong umpisa sa si Haring David at si Haring Solomon ay napaka mapagpakumbaba. Pero kalaunan sila ay bumagsak. Kung gano'n, ano ang arrogance? Kung gano'n, ano ba ang pagmamataas? Yeah, many people think without God they could live. Ito ay arrogance. Maraming mga tao ang nag-iisip na sila ay makakapamuhay nang wala ang Panginoon. Ito po yung pagiging mapagmataas. Brothers and sisters, alam natin, kung walang Diyos, tayo ay hindi mahari mabuhay. Tama po ba? Halimbawa, kung walang hangin, can you live? Kung wala po bang hangin, eh, mabubuhay kayo? Kung gano'n, who is providing hangin? Kung gano'n, sino ba ang nagbibigay sa atin ang hangin? Without nature, can you live? Kung wala ang kalikasan, mabubuhay ba tayo? Without pagkain, can you live? Nang walang pagkain, mabubuhay tayo? Who is providing pagkain and lahat ng bagay? Kung ganun, sino ang nagbibigay ng pagkain at ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Ang Diyos. Yeah. Kaya, kung isipin nila, without God, they can live, it is arrogance. Kaya nga, kung iniisip nila na sila ay makakapamuhay nang wala ang Diyos, ang Panginoon, ito ay pagiging mapagmataas. That's why if anyone doesn't know their position, they can be arrogant. Kaya nga, kung ang isang tao ay hindi nalalaman ng kanyang posisyon, siya ay mabubuhay nang may pagmamataas. That's why when we learn the Word of God, we can know our position and condition properly. At the time, we can be humble more. Kaya nga, kung maunawaan natin ang salita ng Diyos, maunawaan natin yung ating posisyon at kondisyon, kung ganun, tayo ay mas magiging mapagpakumbaba. Brothers and sisters, do you think you are humble or medyo humble or arrogant? Mga kapatid, sa palagay nyo, kayo ba ay mapagpakumbaba, medyo mapagpakumbaba? Yeah, walang sago ibig sabihin, yeah, you are humble. Tama ba? Yeah, you are humble kaya walang sagot. Yeah. Okay, tingnan po natin sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Babasahin ko po. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Tingnan po natin sa versikulo 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Sa versikulo 6, bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na
dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. In versikulo 8, middle part, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang Diyos at si Jesus ay kapareho, isa. Sa katunayan, ang Diyos ay naging isang tao, siya ay si Jesus Kristo. Ibig sabihin, even though he had glory sa langit, he came into the world upang ipangaral ang maraming kaluluwa. Naunya po ba? Ito ay kanyang puso. Sa katunayan, Jesus Christ ay tagapaglikha, tama po, creator. However, siya ay naging tulad ng alagad. Tama po ba? Ito ay kanyang puso. Kung ano, arrogant o humble ba siya? Humble. Tama po ba? Pagpapakumbaba. Kung ano, bakipo, even though he is creator, siya ay naging tao tulad ng alagad, bakipo. Dahil, let us be humble. Let us take after Jesus Christ puso. Upang sa ganun, tayo ay maging mapagpakumbaba at gayahin natin yung puso ng Panginoong Jesus. Actually, only Creator, only Jesus Christ can say, I am humble. Sa katunayan, tanging si Jesus Kristo lamang na dumika ng lahat ang makapagsasabi na siya ay mapagpakumbaba. Brothers and sisters, when you have fellowship with another brothers and sisters, if you say, I am humble, kung ngayon, it can be graceful. Mga kapatid, kung kayo ay nagkakaroon ng fellowship sa mga kapatid at sasabihin niyo ako'y mapagpakumbaba, kung ganun, ito ba ay biyaya? Biyaya o pangit? Pangit, tama po. We cannot say, I am humble. However, only Jesus Christ can say, I am humble. Hindi po nating maaaring sabihin na tayo ay mapagpakumbaba. Ngunit, si Jesus lamang ang makapagsasabi na siya ay mapagpakumbaba. Kaya sa Mateo chapter 11, verse 29, ako'y may mapagpakumbaba. Mapagpakumbabang puso. Naman niyo po? Yes, Pastor. Ako ay may mapagpakumbabang puso. Sino po? Si Jesus Kristo. Siya ay mapagpakumbaba. Kaya, when we take after Jesus Christ, we can take rest in our life. Kaya nga, kung gagayahin natin ang Panginoong Jesus Kristo, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Pero, even though tayo ay naging mga anak ng Diyos, kung tayo ay arrogant, kung gano'n, we cannot take a rest. Pero kung kahit tayo mga anak ng Diyos, kung hindi tayo magiging mapagpakumbaba, hindi tayo makakatanggap ng tunay na kapayapaan. Tungkol kay Jesus Kristo, let's consider, siya ay napasok sa Jerusalem sa pamagitan ng ano po? Sa pamagitan ng asno. Siya ay napasok sa Jerusalem upang magtanggap ng pagdurusa. Ibig sabihin, siya ay mamamatay sa Jerusalem. Siya ay napasok sa Jerusalem sa pamagitan ng isang asno. Anong uri ng asno? Malaki o mali? Mali. Bata. Batang asno. Babaing asno. Babaing asno. Anang ng babaing asno. Buksan po natin sa Mateo chapter 21. Mateo chapter 21. Mateo chapter 21, versículo 5. Mateo
Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, tignan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Dito sinasabi ng Biblia, magpagkumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Kay siya ay tagapaglikha, siya ay napasok sa Jerusalem sa pamagitan ng isang anak ng babaeng asno. Hindi kotse, hindi horse. 나오냐 뭐가? 아보. Small asno. 예. 다일. He showed his humble mind. 다일 ipinakita niya po yung kanyang pagiging mapagpakumbabang isipan. Sa Leviticus chapter 11, by clean animal and unclean animal. Sa Leviticus chapter 11, may malilinis at hindi maruruming mga hayop. Ayon sa Leviticus chapter 11, asno ay hindi malinis, unclean hayop. Ayon sa aklat ng Levitico, yung asno ay maruming hayop. Dahil kahit may cloven hoof, pero they are not chewing the cud. Dahil kahit biyak yung mga paa, hindi naman ito mumunguya. Yeah. Kaya, unclean animal, Jesus Christ rode unclean animal. Kaya nga sa pamamagitan ng isang maruming hayop, si Jesus Christ ay sumakay. Actually, asno ay tumutukoy humility. Sa katunayan, yung asno ay tumutukoy sa pagiging mapagpakumbaba. And it indicates peace. At tumakatawan sa kapayapaan. Yeah. Tulad asno, Jesus Christ was humble. Tulad ng isang asno, si Jesus Christ ay naging mapagpakumbaba. We know he had a beard, hindi with a religious man, Pharisee and Sabbath, hindi kasama ng Pharisee. He enjoyed meal with sinners and tax collector. Nalalaman po natin na si Jesus Cristo ay nakipagkumain kasalo ng hindi mga pariseo, kundi kasalo niya yung mga makasalanan. He at saka yung tiga-collector ng buwis. He rode a small asno and he enjoyed meal with sinners and tax collector. Through this one, we can know his heart. At sa pamamagitan ng isang asno, si Jesus Cristo ay sumakay at ganoon din kumain kasama ng mga makasalanan at mga manigil ng mga ng buwis. Kaya nga makikita natin dito yung puso ni Jesus Cristo. And also he washed his disciples' feet. At nilinisan niya, hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Buksan po natin sa John 1 chapter 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Dito, tingnan po natin sa middle part. Hugasan ang mga paa ng mga alagad. Alagad. Yeah. Sino po? Si Jesu Cristo. Kaya siya ay tagapaglikha. Yeah. Hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sa katunayan, who washes feet? Sa katunayan po, sino ba yung mga tigapaghugas ng mga paa? Owner was servant. Yung nagmamay-ari ba o yung tigapaglingkod? Yes, servant. However, even though he is Panginoon, siya ay Panginoon, he washes his disciples' feet. Yung lingkod po. Ganun pa man, bagamat siya yung Panginoon, hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. At the time, sinabi ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman.
Sinagosya ni Jesus. Sinagosya ni Jesus. Kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at aking ulo. Sa versikulo 10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napali kuwan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa. Dito, ang napali kuwan na ay tumutukoy na ang mga taong ligtas na ang mga taong tinubos na ang lahat ng kasalanan. Nanyo po ba? Kahit tayo ay naligtas, meron sinful nature, kaya tayo ay nakakasala minsan, hindi intentionally, hindi continuously, pero may katawan, kaya minsan tayo ay nakakasala. Kaya ano ang kailangan po? Fellowship. Sa ating fellowship and sa pagitan ng guidance ng Espiritu, we can cleanse our fellowship. Who can be clean? Sa katunayan, humble brothers and sisters. Kahit tayo ay nakakasala, kung tayo ay hindi magpapakumbaba, kung ngayon, mahirap upang malinis ng mga kasalanan. Tama po ba? Tama. Eh. Kaya, kailangan ng fellowship. Anong uli ng puso? Kasama ng? Anong puso po? Magpapakumbabang puso. Meron puso po? Meron po. Wala po? Meron po. Nasa bahay? Dito meron. Sa ating katawa, meron. Kung ano ang uri ng puso ay kailangan? Mapapakumbabang puso sa ating fellowship. Kung meron, we can be separated from this world. We can be separated from sin. Kung meron, we can be holy. Kung meron, we can get maraming kapangyarihan at biyaya mula sa Diyos. Kung meron, tayo ay magiging malakas. Brothers and sisters, mahina ba kayo o malakas ba kayo? Mahina po. Bukang tired. Pagod. Yeah. Pero, ating espiritu ay maring malakas. Naunyan po ba? Kahit tayo ay tired, pagod. Pero, we can be strong. Dahil, kahit tayo ay nabubuhay sa mundong na ito, maruming lupa, pero tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung meron, What God desire from us? Kung ganun, ano ba yung ninais ng Diyos para sa atin? Buksan po natin sa Mika chapter 6. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Sa ating Christian life, we know ano ang kalooban ng Diyos? Ito ay pinakamahalaga. Dito, may kalooban ng Diyos. Ano po? Tingnan po natin sa middle part. Ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo?
dito sa huling bahagi, lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng inyong Diyos. Sa katunayan, nang tayo ay naligtas, yung Espiritu Santo ay napasok sa ating puso, kaya siya ay nananatili yayon patuloy. Kaya ayon sa ating puso, ang Panginoon ay kumikilos. Naman niyo po ba? Kung ganon, kapag tayo ay hindi mapapakumbaba, kung ganon, ang Panginoon ay hindi maaari kumikilos. Tama po ba? Pero, kapag tayo ay mapapakumbaba, ang Panginoon ay kumikilos na malakas. Kaya, dito, God desires tayo ay mapapakumbaba. Naunyan po ba? Kaya, sa pamamagitan ng mapapakumbabang puso, weekends or another brothers and sisters. Kaya nga sa pamamagitan ng mapagpakumbabang puso, maaari nating mapaglingkuran ang mga kapatid. And in the church, whoever can serve another brothers and sisters kasama ng mapagpakumbabang puso. At sa loob ng church, maaari nating mapaglingkuran ang mga kapatid kasama ng mapagpakumbabang puso. Sa labas, sa mnong na ito, actually, poor men serve rich men and lowly persons serve high position. Yeah? Ang mga taong may high position. Sa katunayan, sa sanlibutang ito, yung mga mahihirap, pinaglilingkuran nila yung mga mayayaman, pinaglilingkuran nila yung mga matataas ang posisyon. Pero in the church, rich men can serve poor brothers and sisters, and also in the church, old brothers and sisters can serve kabataan. Pero sa loob ng church, yung mga mayayaman, pwede nilang mapaglingkuran yung mga mahihirap na mga kapatid. At lahat ng mga kapatid ay kayang mapaglingkuran yung mga mapaglingkuran ng mga kabataan. That's why, masaya ako dahil I can serve you. Kaya nga, masaya ako dahil nagagawa kong maglingkod sa inyo. Yeah. Tama po ba? Apo. Yeah. Kaya ito ay kamangamanghang biyaya sa church. Kay ako ay mahira, we can be served from another brothers and sisters. And when we serve another brothers and sisters, ang Panginoon also serve us. Kaya nga, kahit ako ay mahina at saka mahirap, napaglilingkuran ako ng mga kapatid. At kapag ako ay naglilingkod sa mga kapatid, nakapaglilingkod din ako sa Panginoon. That's why in the Bible, we can find maraming mabuting Kristiyano. When they were humble, they could be praised from the Lord and could be used for God's works. Kaya nga, maraming tao sa Biblia na sa tuwing paglilingkuran nila ay sa tuwing magiging mapagpakumbaba sila, nagagawa nilang mapaglingkuran ang Diyos at nabibigyan sila ng tulong ng Panginoon. Halimbawa, si Apostol Pablo, sinabi niya, tulad sa isang ipinag-anang ng wala sa panahon ay napakita rin siya sa akin. Kaya, Unang Korinto chapter 15 verse 10, he testified sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Siya ay magpakumbaba. Kaya, he can testify sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ngayon, ako ay ako. Tayo ay sa harapan ng Panginoon. Hanggang yayon, kung walang biyaya ng Diyos, hindi pwede tayo ay sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Lahat ng bagay sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Naunawaan niya ang biyaya ng Diyos dahil siya ay magpakumbaba.
And Abraham, si Abraham. Sinabi niya, akong alabok at abo iyamang. Sa Genesis chapter 18 verse 27. And si Saul, haring Saul sa bansanang Israel. Unang Samuel chapter 9 verse 21. Hindiba akoi isang benja minita mulasa pinaka malina dipi ng Israel tulad na ito sinabi ni Saul nang siya ay naging hari sa bansa ng Israel pero later siya ay naging erogen kaya siya ay failed. Naunya po ba? Yes. Kung ganon, Solomon, si Solomon, siya rin, nang siya ay naging haring, hari sa bansa ng Israel, siya ay magpapakumbaba. Kaya, si Solomon, nanalangin kay Panginoon tulad na ito ako'y isang musumus lamang. Nanalangin siya tulad na ito ako'y isang musumus lamang. Sinabi ng Diyos kay Solomon Ask, kay Solomon, ask, what shall I give you? Ask, what shall I give you? Tinanong ni Solomon, ano ang maaari kong ibigay sa iyo? At time, siya ay magpapakumbaba. Kaya sinabi niya, I need wisdom. Tinanong siya ng Panginoon, ano ang pwede kong ibigay sa iyo? At sumagot si Solomon, kailangan ko ng karunungan. Humingi siya, hindi long life, riches, riches, he desired the puso, ang puso ng karunungan. Hindi siya naghumangad ng kayamanan at ng mahabang buhay, ngunit ng tapat na puso ng karunungan. That's why his speech pleased the Lord. That's why he got answered. Kaya nga, yung kanyang tugon ay nagawang maantig ng Diyos. Kaya, who can be malakas sa harapan ng Panginoon? Sa Lucas chapter 9, verse 49, ang pinakahamak sa inyong laray, siyang dakila. Naunya po ba? Ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Kung ngayon, sa pamamagitan ng humility, magpapakumbabang puso, what can get benefit? Kaya nga, sa pamamagitan ng magpapakumbabang puso, ano ba yung maaari nating mapakinabangan? Buksan po natin sa mga Kaikaan chapter 22. Kaikaan chapter 22, versículo 4. Mga Kaikaan chapter 22, versículo 4. Versículo 4. Pasahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang gantimpala sa mapagpakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Dito, may paraan, how to get kayamanan, karangalan, at buhay. Dito, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Dito, pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kapareho. Related. Kung ano ang kantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon?
ay first kayamanan, second karangalan, and third buhay. Kung ano, dito kayamanan. Ito ay not only spiritual blessing but also physical blessing. Hindi lamang ito, yung kayamanan rito ay hindi lamang tumutukoy sa spiritual na pagpapala kundi maging sa physical na pagpapala. Humble man can eat maraming spiritual pagkain. Yung mapagpakumbabang tao ay pwedeng magkaroon ng maraming spiritual na pagkain. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauhausa katuwiran sapagkat sila'y bumusugin. Naunyo po ba? Ibig sabihin, when we are humble, we can eat maraming spiritual pagkain. Ibig sabihin, kung tayo ay mapagpakumbaba, marami tayong makakain na spiritual na pagkain. Who can realize the word of God more? Sino ba ang makakaunawa ng salita ng Diyos? Humble man. Yung mapagpakumbabang tao. Humble man, would you like to hear another people's word and especially the word of God? Yung mapagpakumbabang tao, nagdanais siya na marinig yung ibang patotoo ng ibang tao at higit sa lahat, yung salita ng Diyos. That's why, when we are humble, we hear the word of God. If so, we can live according to pananampalataya. Kaya nga, kung magkakaroon tayo ng mapagpakumbabang puso, kung ganun, makakapakinig tayo ng salita ng Diyos na may pananampalataya. And also, we can obey the word of God. At ganun din, makakasunod tayo sa salita ng Diyos. If so, can we be diligent or lazy? Kung ganun, dapat ba tayong maging masipag o tamad? Humble man is lazy or diligent? Yung mapagpakumbabang tao, siya ba ay masipag o tamad? Yeah, humble man can be diligent. Yung mapagpakumbabang tao, siya ay magiging masipag. If so, we can do our best sa ating trabaho. Kung ganun, magagawa natin ang lahat ng ating makakaya sa ating trabaho. Sa church also, we can do our best sa ating ministry. Sa loob din ng church, magagawa natin yung ating buong makakaya sa pamamagitan ng ating mga ministeryo. Kaya, Christiano, mga anak ng Diyos have to be more diligent kaysa ibang tao. Kaya nga, yung mga Kristiyano at yung mga anak ng Diyos ay dapat mas maging masipag kaysa sa ibang mga tao. And also, we can do through tulong ng Panginoon. At ganun din, magagawa natin ito sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. That's why, finally, physically also, we can receive blessing. Kaya nga sa kauli-hulihan, maging sa physical, ay makakatanggap tayo ng physical na pagpapala. Pero physical blessing, we should know according to our pananampalataya, He gives us. Pero sa physical na pagpapala, ito ay maibibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. And next, ang kantimbala sa pagpapakumbaba at takos sa Panginoon ay kayamanan. And next, karangalan. Karangalan. Yeah. We can be glorified sa harapan ng Panginoon. Maaari tayong maluwalhati sa harapan ng Panginoon. Sa Samuel chapter 2, verse 30, ang mga nagpaparang aral sa akin ay aking pararang ngalan. Alan. Eh, pararang alan. Naunya po ba? Yes po. When we honor Panginoon at another people, also we can be honorable before the Lord. Kung pararangalan natin ang Diyos at ang mga tao, ganun din pararangalan tayo sa harapan ng Panginoon. Kung ganun, who can honor Panginoon and another people? Kung ganun, sino ba ang magagawang parangalan ng Panginoon at ibang tao? Arrogant person or humble person. Yung mapagmataas o mapagpakumbabang tao. Siyempre, humble person. Siyempre po yung mapagpakumbaba. Kaya sa Kaikan chapter 18 verse 12, bago ang pagkawasak ang puso ng tao ay palaro muna, muni nauuna sa karangalan ang pagpapakumbaba.
Ibig sabihin, kung tayo ay arrogant, kung ngayon, we shall fail. Kaya nga, kung tayo ay mapagmataas, tayo ay mga sakim. In the Bible, meron halimbawa tungkol sa arrogance. Siya ay isang angel ay daging Satanas. Sa Biblia, mayroong isang halimbawa ng isang mapagmataas. Isa siyang anghel at naging Satanas. Sa Isaiah chapter 40, isang anghel try to get the position of God. That's why siya ay naging Satanas. Sa Isaiah, mayroong isang anghel doon na gusto niyang kunin yung position ng Diyos. Kaya nga sa kauli-ulihan, siya ay naging Satanas. That's why God prepared ano po? Imperno. Kaya para kay Satanas. Naunyo po ba? Kay siya ay nakasala, God didn't push siya sa imperno agad. Kahit siya ay nagkasala, hindi pa siya itinatapon ng Diyos doon sa impyerno. God allowed ang kanyang kawa sa mundong na ito. Pinapahintulutan ng Diyos yung kanyang mga gawa sa mundong ito. Pag-ibig, when we overcome temptation ng Satanas, in order to give the position he tried to get to us, upang mapagtagumpayan natin yung si Satanas, kailangan ibigay ng Diyos yung kanyang posisyon sa atin. Actually, God created the angel upang maglikod ng Panginoon at lahat ng Kristiyano. Ang angel ay hindi pwedeng maging tulad ng Diyos, angel, just serving para ito dilikha ng Diyos. Pero ang mga anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano ay magiging tulad ng Diyos. Naunyo po ba? Ngayon, angel ay mukhang mas taas kaysa tayo. Pero sila'y hindi maaaring maging tulad ng Diyos. Naunyo po ba? Kaya, Unang Pedro chapter 5 verse 6, kayo'y kanyang itaas sa taktang panahon. Kailan po? Kapag tayo ay when we will stand before the Lord, we will be exalted. Kung tayo ay harap sa harapan ng Panginoon, tayo ay itataas. Kaya sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. If we are arrogant, we try to boast ourselves. Kung tayo ay magiging mapagmataas, sisikapin nating itaas, ipagmayabang yung ating sarili. And we are if we will be arrogant, if so, maraming problema ay mangyayari. Pero, when we are humble, if so, we can honor, respect another people. Kung ganon, you can be united sa harapan ng Panginoon. Also, we can exalt the Lord. Kung ganon, kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, maaari tayong maglingkod sa Panginoon at kung ganun, tayo ay itataas ng Panginoon. Kaya sa mga Kaikan chapter 4 verse 8, exalt her and she will promote you. Pahalagahan mo siya at itataas ka niya. Naunya po ba? Ito ay ang kautusan ng Diyos. Pahalagahan mo siya at itataas ka niya. Buksan po natin sa Isaiah chapter 10. Isaiah chapter 10. Versikulo 15. Isaiah chapter 10, versikulo 15.
이사야 챕터 10 베르시클로 15 바세보나지 사바이사바이 3, 2, 1 magmamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit niyon o magmamalaki ba ang lagari laban sa humahawak niyon na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas niyon o na parang dapat itaas ng tungkod siya na hindi kahoy. Why was it written in the Bible? Bakit ba ito naisulat sa Biblia? Ang nilalaman na ito dito may ilang mga bagay. First, palakol. And second, lagari. And third, pamalo. And tungkod. Let us know our position. 나오냐 보라. 띵댄 po natin ang ating position. 예. 그러니까 신나사비 ng Biblia, magmamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit ninyo onyon o magmamalaki ba ang lagari laban sa lumahawak nyon na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas nyon o na parang dapat itaas ng tungkod siya na hindi kahoy. Let us know our position. Actually, if we don't know the word of God properly, actually, we don't know our position. Dapat malaman natin ang ating posisyon. Kung hindi natin nalalaman ang salita ng tama, kung ganun hindi natin alam ang ating mga posisyon. Yeah. However, when we are humble, we can know our position and condition. Kung ganun, patuloy, we can serve the Lord properly. Kung ganun, kung magiging mapagpakumbaba tayo, malalaman natin ang ating kondisyon at posisyon. At kung ganun, mapaglilingkuran natin ang Diyos ng tama. Halimbawa, brothers and sisters, do you like magandang upuan o pangit upuan? Magandang upuan? Sa langit. Meron magandang upuan sa langit. Pero sa mundong na ito, kaya meron upuan sa taas. Sinasabi ng Biblia, huwag po upo sa upuan sa itaas. Naunya po? Yes, Master. Actually, sa ating buhay, minsan may meeting o may fellowship, ito tayo sa harapan ng Panginoon, we need to think, where should I have a seat? Naunya po? Sa katunayan, mayroon tayong mga meeting, mayroon tayong fellowship, at maraming mga upuan. Kung ganun, isipin muna natin, saan ba ako uupo? Ito tayo, we can share biyaya ng Diyos. At pagkatapos, pwede nating maibahagi yung biyaya ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, Luke chapter 14. Luke chapter 14, verse 10. Luke chapter 14, verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa halip, kapag inanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-aanyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung gayoy, magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapag. Yeah. Sinasabi ng Panginoon dito, tingnan po natin sa umupo sa pinakamababang lugar. And pumunta ka sa mas mataas. Kung ano ang mangyayari? Magkakaroon ka ng karangalan. Ito ay karunungan bilang Kristiyano. Dahil tayo ay magpapakumbaba, kaya tayo ay maaaring sumunod. Sa Matthew chapter 18 verse 4, sinumang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Naunya po ba?
whoever is humble, he can be exalted sa harapan ng Panginoon. Sino mang mapagpakumbabang tao, maaari siyang itaas sa harapan ng Panginoon. And pabalik sa Kaikan chapter 18, verse 22, verse 4. Ang kantimpala sa pagpapakumbaba at tako sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Sa katunayan, nang tayo ay magpapakumbaba, tayo ay naligtas. Tama ba? Dahil sa pamamagitan ng Bible seminar, naunawa natin ang position natin. Ako ay baka salanan. Kung ako ay mamamatay, ako ay pupunta sa imperno, naunawan ko. Kaya tayo ay naging magpapakumbaba. Kaya tayo ay naligtas. Tulad na ito, kapag ang mga tao ay magpapakumbaba, sila ay maliligtas. Kaya sa Isaiah chapter 57, buhayin ang loob ng magpapakumbaba. Sa Job chapter 22 verse 29, ipinababa ng Diyos ang bapak mataas, muni ang bapak pa kumbaba ay kanyang iniligtas. Nanyo ba? Whoever can be saved when he is humble. Sino man ay pwedeng maligtas kung siya ay magiging mapagpakumbaba. And also, sa pamamagitan ng kaligtasan, they can be exalted because they can be children of God. At ganun din, sa pamamagitan ng kaligtasan, sila ay pwedeng maging mapagpakumbaba at itataas sila ng Panginoon. Tulad na ito, when we are humble, we can get wealth and we can get glory and we can get buhay na walang hanggan. Ganun din, katulad nito, ay tayo ay pwedeng magkaroon ng kayamanan ng kaluwalhatian at ng walang hanggang buhay. And next, buksan po natin sa mga awit, chapter 10. Mga awit. Mga awit, chapter 10, verse 17. Maawit chapter 10 verse 17. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo, iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig. Brothers and sisters, meron bang pag-asa? Opo. Yeah? And meron bang prayer request? Ano po? Ano po? Bagay na walang hanggan o bagay sa nebuta? Walang hanggan. Lahat? Lahat po? Yeah. Dito, halimbawa si Solomon, yeah, he prayed, he requested wisdom sa Panginoon. Halimbawa po si Solomon. Si Solomon ay nanalangin at humiling para sa karunungan. That's why he could rule over Israelites by himself. Kaya nga nagawa niyang paglingkuran yung mga Israelita. And he could please the Lord because meron karunungan. At nagawa niyang i-please yung Panginoon dahil sa kanyang karunungan. Tulad kay Solomon, when we request sa Panginoon with humble mind, we can get the answer. Tulad ni Solomon, kung meron tayong mapagpakumbabang puso na humiling sa Panginoon, kung ganun, tayo ay tutulungan ng Diyos. Actually, araw-araw, nanalangin tayo sa Panginoon. Kung ngayon, ang dilalaman ay importante. Ito ay
kapare hong kaluan ng Diyos o anat. When we please the Lord through our prayer and buhay at the time, we can get our wish. Kung luluwalhati natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay, kung ganun, matatanggap natin yung ating mga kahilingan. And also, when we are humble, the Lord hold and take care of us. At kung isa pa, kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, ang Diyos ang gumagabay at tumutulong sa atin. Dahil ating buhay, maraming pagdurusa and mayrap bagay and some people persecute dahil Kristo. Kaya ang Panginoon take care us because we are humble in this world. Kaya nga, ang Panginoon iniingatan tayo dahil tayo ay mapagpakumbaba dito sa sanlibutan ito. Kaya may pangako sa mga awit chapter 147 verse 6, inaalalayan ng Panginoon ang dahihirapan. Naman niyo po ba? And when we are humble, we can receive grace from the Lord continuously. At kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, patuloy tayong makakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Buksan po natin sa mga Kaikan chapter 3. Mga Kaikan chapter 3. 434. Mga Kaikan chapter 3, 434. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa mga nanunuya, siya ay mapanuya. Ngunit sa mapagpakumbaba, ay nagbibigay siya ng biyaya. Dito, sa mga nanunuya, siya ay mapanuya. Pero, ngunit sa mapagkumbaba ay nagbibigay siya ng biyaya. Halimbawa, tubig. Tubig. Water is flowing from high place to low place. Yung tubig ay bumabagsak mula dun sa isang mataas na lugar patungo sa mababang lugar. Tama ba? Tulad ng tubig, ang biyaya ng Diyos is giving to humble people. Katulad ng tubig, ang Diyos ibinibigay niya yung kanyang pagpapala sa mga mapagpakumbabang mga tao. Buksan po natin sa Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Verse 5. Unang Pedro chapter 5 verse 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Dito, sinasabi ng Biblia, kayong mga kabataan. Dito, by mga youth group and high school brothers and sisters, kayong mga kabataan, and kayong lahat ay magsuot ng kapakumbaba sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Sa huling bahagi, nagbibigay ng biyaya sa mga magpapakumbaba. Tulad na ito, sa mga kabataan, sinasabi ng Biblia, be humble, kung ngayon, you will receive maraming biyaya ng Diyos. Sa mga kabataan, inuutos ng Diyos na magpakababa kayo. Kung ganun, kayo ay makakatanggap ng maraming mga biyaya mula sa Diyos. Who can greet to all the people well?
Sino ba yung mangungusta ng maayos sa lahat ng mga tao? Erugen kabataan o humble kabataan? Yung mapagpakumbabang mga kabataan o mapagmataas na mga kabataan? Humble kabataan. Yung ngayon sigurado, mula sa ibang tao, they can be praised. At kung ganun sigurado, sa harapan ng ibang mga tao, sila ay papupurihan. When you greet old men ayaw nila ang greeting? Kung kakausapin niyo ba yung mga matatanda, ayaw ba nila ang inyong pangangamusta? Hindi po. Sigurado, ang mga kabataan ay mali praised mula sa ibang tao. Sigurado po na yung mga kabataan ay pwedeng mapuri sa harapan ng ibang mga tao. Sa bahay, sa school, sa society, sa lahat ng bagay, when we are humble, you can respect another people. Also, at the time, you can be exalted from another people. Kaya nga, kung tayo ay magiging mapagpakumbaba sa lahat ng mga tao, sa oras na yun, tayo ay itataas itataas sa harapan ng ibang mga tao. Yeah. Kaya sa ating church also, ating kabataan, youth group brothers and sisters and high school brothers and sisters, pakiusap, green 문화, 나오죠 뭐? 그 ngayon, men's brothers and women's sisters, 마사야실라, 그 ngayon, praise and they pray for you. 그 ngayon, 시구라도 you can receive 말씀 말하면 비하여 낭조스 and 간티발라 물라사 빵이노. 나오냐 뭐봐? And 북산부 나틴사 망학가이간 챕터 11 망학가이간 챕터 11 verse 2 망학가이간 챕터 11 verse 2 바세부 나틴 사바이사바이 3, 2, 1. 그팍 도마라팅 앙 팍바마타스 아이 도마라팅 딘 앙 카히얀 ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. Dito, may importanteng bagay, dilalaman, kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. Pag-ibo, kapag tayo ay mapagpakumbaba, we can learn mula sa salita ng Diyos and mula sa ibang tao. Kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, maaari tayong matuto sa mga salita ng Diyos at sa ibang mga tao. If we are arrogant, ayaw natin ang teaching and ang rebuke and chastisement, ayaw. Kung tayo ay magiging mapagmataas, ayaw natin ng advice, ayaw din natin ng pagkagalit, pagsuway. Actually, in the church, my teacher, halimbawa, pastor, I can teach with the word of God for you. Halimbawa po, sa loob ng church, merong teacher, yung pastor, at yung pastor ay magtuturo ng salita ng Diyos para sa atin. Pag-ibo, I love you. Tama po. Dahil mahal niya po for tayo. For you, I teach and sometimes I rebuke and I chase discipline. Dahil minamahal tayo ng ating pastor, kaya kung minsan tayo ay sinusuway, tayo ay dinidisiplina. At time, by base, kung walang pag-ibig, if I teach and if I chasten, if so, ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Lahat yun ay mga basihan. Kaya nga, tayo ay tinuturuan, tayo ay sinusuway, tayo ay dinidisiplina. At the time, kung kayo ay hindi humble, arrogant, kung kayo ayaw ninyo, tama ba? Paki pastor review sa akin, ayaw. Pero, if you are humble, if so, you can know pastor loves me. Kaya, teaching, my teaching, and chastising and rebuke
encouragement likewise. Kung tayo ay alam natin na minamahal tayo ng ating pastor, kung ganun, mauunawaan natin kung bakit tayo tinuturuan, kung bakit tayo sinusuway, at kung bakit tayo dinidisiplina. Actually, when we were saved, actually, masaya ako kaya, we can be humble sa harapan ng Panginoon and before another brothers and sisters. Sa katunayan, nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay talagang nagpapasalamat. Sa oras na yon, tayo ay nagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at mga ibang mga tao. Pero, when we are familiar in Christian life, we can be arrogant. At the time, we need to be careful. Pero, sa kalaunan, tayo ay nagiging pamilyar sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga, tayo ay nagiging mapagmataas. Kaya nga, dapat tayong maging maingat sa mga putong yun. Because I have a lot of knowledge about Biblia. Dahil marami na akong nalalaman sa Biblia. Pero, without obedience, without humility, if you have a lot of knowledge, we can be arrogant. Pero kung hindi tayo sumusunod at hindi tayo magiging mapagpakumbaba at marami tayong kaalaman sa Biblia, ganun tayo ay magiging mapagmataas. Especially sa ating church, after we got the salvation by ministry, if so, we have a lot of time to have fellowship and to minister. Lalong-lalo na pagkatapos natin magkaroon ng kaligtasan sa church, tayo ay nakakatanggap ng mga ministeryo. Sa mga oras na yun, tayo ay nagkakaroon ng mas maraming oras sa fellowship. At the time, if we are not humble, if so, we cannot learn from another brothers and sisters. Actually, they have strong point. Sa oras na yun, kung hindi tayo magiging mapagpakumbaba, hindi tayo makakuha ng aral sa ibang mga brothers at sisters. Dahil, magiging sila ay mayroong malakas na meron silang may mga kalakasan. Now, let's consider ourselves. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Now, brothers and sisters, are you seeing another brothers and sisters' strong point or weak point? Alin mas marami? Nakikita nyo ba yung kahinaan o yung kalakasan ng mga kapatid? Ano po yung mas malaki? Sikreto? If you are seeing mas maraming weak point from another brothers and sisters, kung ngayon, sigurado, you are not humble yayon. Kung nakikita nyo po ng mas marami yung kahinaan ng mga kapatid, kung ganun, kayo ay hindi mapagpakumbaba. Yeah. Sigurado, if you are humble, we can learn from another brothers and sisters. Even though sila kanilang attitude and behavior ay pangit, sigurado we can learn from another brothers and sisters because they have a strong point. Sigurado po kung magiging mapagpakumbaba po tayo, nakikita natin yung mga kalakasan din ng mga kapatid. Sa kitchen, our women's sisters, when you cook, if you are humble, if so, you can cook. Kasama ng kagalakan, tama ba? Pero if you are not humble, if so, sa cooking, mayroong conflict, tama ba? Kung meron kayong kapakumbabaan sa pagluluto, kung ganun, makakaluto kayo ng maayos. Pero kung wala kayong mapagpakumbabang puso, sigurado po na merong hindi pagkakauna-unawaan. And 1 Corinto chapter 8 verses 1 and 2, ang kalaman ay nagpapalaki ng ulo. And versikulo 2, kung ang sinuman ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapan niyang malaman. Naunya po ba? Kaya, sa katunayan, we have knowledge. Pero, sa katunayan, sa harapan ng Panginoon, konti lang. Naunya po ba? Pero sa langit, we can know lahat ng bagay. Pero yayon, even though we think I have a lot of knowledge, actually, hindi a lot of knowledge sa harapan ng Panginoon. At the time, when we realize, we can be humble.
Sa katunayan, sa langit, malalaman natin ang lahat ng mga bagay. Gayunpaman, dito sa lupa, hindi na, bagamat meron tayong nalalaman, hindi iyon yung lahat-lahat. Kaya nga, kailangan natin maging mapagpakumbaba at pagkatapos mauunawaan natin lahat ng bagay. Especially, who has to be careful more? At sino ba yung mas dapat mag-ingat? Pagong mga kapatid o batandang? Lumang? Lumang mga kapatid? Sino mas ingat? Luma. Sigurado. Halimbawa, si Solomon, si Saul, kahit si Solomon ay famous hari. Tama po ba? Opo. Pero sa Hebrew chapter 11, sa aklan ng pananampalataya, walang pangalan niya. Naunya po ba? Opo. Pagkipo. Sa pagsimula, maganda. Pero sa huling panahon, pangit. Pagkipo. Siya ay naging arrogant, kaya he allowed idols. Naunya po ba? And he got maraming asawa. Ilang asawa? 1,000. Naunya po ba? Kaya naging pangit. Kaya walang pangalan niya sa aklan ng pananampalataya sa Hebrew chapter 11. Tayo rin. Lumang brothers and sisters, mag-ingat po kayo. Dahil may kaalaman sa Biblia, kaya tayo ay maring maging arrogant. Naunya po ba? Ingat, mag-ingat. Sinasabi ng Biblia, Unang Korinto chapter 3, verse 18, kung ang sinuman ay inyo ay nag-aakalang, siya ay marunong sa kapanahunang ito. Kaya, we need to know our condition. Kaya nga, dapat nating malaman ang ating posisyon. Do you know another brother and sisters lahat ng situation? Kilala nyo ba? Alam nyo ba lahat ng sitwasyon ng mga kapatid? Actually, hindi. Pero ang Panginoon, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Do you know ilang hair do you know? Alam niyo ba kung ilan ng hibla ng inyong buhok? Ilang hair po? We cannot count. Tama ba? Pero alam ng Diyos ilang hair, alam ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, Unang Korinto chapter 10 verse 12, ang nag-aakalang siya'y nakatayo sa mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Naunya po ba? At the time, hanggang sa panahon ng ikalawang pagdating ni Hesus Kristo, bari tayo magkaroon ng Christian life continuously. Maayos. And sa pamamagitan ng humility, we can get kagalakan. Kaya sa Isaiah chapter 29, verse 19, ang bamo ay magtatamo ng sariwang kagalakan sa Panginoon. Ang duka sa gitna ng mga tao ay magagalak sa banal ng Israel. Kapag tayo ay magpapakumbaba, tayo ay magiging masaya. Naunya po ba? Apo. Dahil sinasabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, ang mga duka sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya, kapag tayo ay magpapakumbaba, naunawaan, mari natin maunawaan ang kasalanan
bios. 북선포 natin sa Luca chapter 18. Luca chapter 18. Verse 13 and 14. Luca chapter 18, verse 13 and 14. 바세포 natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Dito may isang tao ang maniningil ng buwis, tax collector. Siya ay humble, kaya siya ay naligtas dahil alam niya ang position, condition niya. Kaya naligtas siya. And he was exalted from mula sa Diyos. At siya ay itinaas ng Panginoon. Kung alam, Brother Jensi, to be humble, it is difficult or madali? Kung ganun mga kapatid, mahirap bang maging mapagpakumbaba o madali? Mahirap ba o madali po? Mahirap. 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 Bakit po? Nakakaroon tayo ng simple nature still kahit tayo ay nalitas. Naunyo po ba? Apo. Sa kasaysayan ng Israel, may pangako, mula sa Diyos. If you obey my word, you will be blessed. However, if you disobey my word, you will be cursed. Pero maraming beses, mas marami, they disobeyed God's word. Tama ba? Dahil sa Biblia, mayroong utos ang Diyos, ay may pangako ang Diyos na kung susunod tayo, meron tayong pagpapala. Kung ganun, pero pag hindi tayo sumunod, tayo ay susumpain. Pero napakarami nilang mga pagsuway. Kung ano, yayon, huling nilalaman, paano, how to be humble? Kung ganun, paano ba magiging mapagpakumbaba? Buksan po natin sa Mateo chapter 11. Mateo chapter 11. Verse 29. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. How can we be humble? Paano ba tayo magiging mapagpakumbaba? Dito, sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Yeah. Ibig sabihin, when we carry cross sa ating buhay, we can be humble. Ibig sabihin, pag pinapasan natin yung cross sa ating buhay, tayo ay nagiging mapagpakumbaba. Brother and sisters, gusto ba ninyo ang cross o ayaw ba ninyo? Gusto po. Cross. Sa kanilayan, yung cross ay tumutukoy pagturusa. Tama ba? Ayaw. Pero, sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng pagturusa, we can learn how to be humble. Ganun pa man sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng pagdurusa, mauunawaan natin yung pagiging mapagpakumbaba. Kaya sinasabi ng Biblia sa Maawit chapter 1:19-71, mabuti sa akin na pinapakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Naman niyo ba? Yes, po. Kaya ang mga pagdurusa ay hindi paksuway.
course, 이 또한 also be an angels. 시그라도 꿈마이 빠구두루사 마리따요 막디월라사 디오스 마이오스 and also 마리나딘 마우나완 악마가 살리딴 앙조스 and how to be humble. 왜 누가 마기 마팍팍팍바바? 예, when we walk sa ilang. 그럼 타이 아이 룸알아카지 sa ilang. 복사본 아지 sa Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Pasabi natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpapakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Israelita, pagkatapos ng Exodus mula sa bansa ng Ehipto, nabuhay sila sa ilang 40 years. Sa panahon yun, may maraming pagudurusa. Kung walang tulong ng Diyos, hindi pwede mabuhay Israelita. Dito, may nilalaman tungkol sa buhay ng Israelita. Tingnan po natin sa iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpanubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ditong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka. Nakanya po ba? Upang sila'y magiging magpakumbaba kailangan ng buhay sa ilang. Naman niyo ba? Kaya, ang buhay sa ilang ay tumutukoy ating Christian life. Ngayon, tayo ay sobrang busy. Lalo-lalo na ating estudante, high school student and college student, may klase, face-to-face klase, sobrang busy. Kaya sa Sabado, may youth fellowship, hindi marami. Hindi marami. Kagabi, 24 youth and high school mga kapatid ay tumalo. Ilang? Ilang po? 24. Ilang po? 24. Kaya, I cannot sleep properly. Nasaan sila? What are they doing? Sa panahong fellowship? Naman niyo po ba? Naintindihan ko, sobrang busy. May school activity and homework and sabay also maraming trabaho. Pero tayo ay nabubuhay sa hindi hotel sa ilang. Naman niyo po ba? Sa ilang, kung meron, kahit tayo ay tired and mahirap, we should join sa ating fellowship. Ito ay ang buhay sa ilang. Naman niyo po ba? Kaya, our best group, brothers and women sisters, pakiusap, manalangin para sa youth group and high school mga kapatid. Naman niyo po? Dahil sila ay our future. Ano po? Our future. Kaya kailangan ng panalangin. Pero ngayon, paunti-unti, ilang mga youth group brothers and sisters ay tumadalo sa fellowship. Kaya, I believe God is guiding our brothers and sisters na ligtas surely. Pero hindi naligtas.
mga members ayaw. Pero kung may pananampalataya, kung sila ay tiyak na naligtas, kung mayon may puso upang tumalo sa fellowship. Tama ba? Youth group brothers and sisters, tama ba? Our women's sisters Esther and men's brothers and sisters. Okay? Marami salamat. Sa kanaya, sa ilang, may mana. Bula sa sanibutan o bula sa langit? Bula sa langit, may mana. Sa ating ilang, may salita ng Diyos. Ang mana ay tumutukoy ang salita ng Diyos. Pagkipo, upang tayo ay magiging batagumpay. Tingnan po natin sa versikulo 16, Deuteronomy chapter 4:16. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Tayo ay nabubuhay sa ilang and sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mana, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Pagkipo, God allows mahirap pagay, mahirap buhay, and mana, pagkipo, upang tayo ay magiging pagkakta kumbaba. Pagkatakumbaba. Tama ba? Kaya ating pagkudurusa ay ating benefits. Nanonyo ba? Ating pagkudurusa ay magiging ating profits. Kaya huwag po, ayaw. Nanonyo ba? And also, how to be humble? Paano ba maging mapagpakumbaba? When we are close with the Word of God, we can be humble. Kung tayo ay magiging malapit sa salita ng Diyos, tayo ay magiging mapagpakumbaba. Kaya, Deuteronomy chapter 17, verse 19, iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakos sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ng mga tutuning ito pagibo upang ang kanyang puso ay huwag mataas sa kanyang mga kapatid. Naunyo po ba? Kagabi, Evangelist J.P. Deliver Sermon para sa Youth Group Brothers and Sisters. Meron bang Biblia? Kunti lang. Pero meron bang smartphone? Marami. Mas marami. Naunyo po ba? Mas marami. Ito ay ating situation. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung anon, kailangan ng Biblia. Paano nalitas ka? Ba kayo? Yes po. Salita ng Diyos, tama po ba? Apo. And tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And ayon sa salita ng Diyos, tayo ay pupunta sa langit. Kaya kung walang salita ng Diyos, hindi pwede ang buhay natin. Today, we consider tungkol sa pagpapakumbaba. Ito ay ang puso ng Panginoon. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya also, kailangan ng humility, pagpapakumbaba. Kaya, si Apostol Pablo, sinabi niya sa Biblia, Philippians chapter 2, verse 5, today main verse,
Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus. Mga ilang linggo, let's learn tungkol sa ang puso ni Jesus Kristo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Salamat po sa inyong biyaya dahil kami ay loon salita ng Diyos. Nalalangin kami para sa sumulitri, pakiusap, kabayan ninyo po kami upang ipangaral ang maraming kaluluwa. Kaya, maraming kaluluwa ay maliligtas, gusto namin upang glorify sa iyo. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa aming ay nagmamahal. Amen.